Manyang siya ang karapat-dapat na tagapagmana ng trono. Isang marangal na mandirigma ay nagsimula sa isang matinding pakikipaglaban upang iligtas ang kanyang mga tao mula sa pamumuno ng isang malupit na hari. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Bahubali The Conclusion mula sa taon ng 2017. Pagkatapos ng digmaan laban sa Kalakia, si Bahubali at ang kanyang kapatid ay napatunayang mga magagaling na mandirigma. Gayunpaman, para sa pagligtas ng hindi mabilang na inosenteng buhay sa panahon ng labanan, si Bahubali ang napili ng reyna na maging tagapagmana ng trono. Mabilis na kumalat ang balita at ang buong kaharian ay nagsimulang magdiwang at sabik sa bagong koronasyon ng kanilang hari. Upang matiyak ang kaunlaran ng susunod na paghahari, karaniwan na sa ina ng hinaharap na hari na maglakad ng nakapaa patungo sa templo ni Shiva na humigit 50 kilometro ang layo sa palasyo. Kaya si Sivagami ang kailangan gumawa ng penitensyang ito at nang nasa huling bahagi na ito ng layunin, nawala ng kontrol ang ilan sa elepante. At sa pagtatangkang iwasan ang pag-atake, tumakbo ang mga tao, ngunit nagpatuloy ang reyna sa kanyang paglalakad na may sulo sa kanyang ulo. Nang biglang ang isa sa mga hayop ay labis na nagalit at sumugod patungo sa kanya. Gayunpaman, bago nito masaktan si Sivagami, lumitaw si Bahubali at ginamit ang isang malaking kariton upang pigilan ito. At sa paraan na ito, pinagpatuloy ng kanyang ina ang paglalakad at natapos ang ritual. At matapos na sindihan ng apoy, ibinigay ng babae ang isang sibat sa kanyang anak at sa tulong ng elepante, tinamaan ni Bahubali ang kanyang target. At sa mga sumunod na araw, tumulong ito upang alagaan ang reyna na nanghina matapos maglakad ng malayo nang walang saplot sa paa. Nang gumaling si Sivagami, bumalik ang batang mandirigma sa kanyang lugar sa hukbo at nagpatuloy na protektahan ang Mahishmati mula sa mga atake ng kaaway. Ang kanyang kabaitan at katapatan sa pagprotekta sa kanyang mga tao ay mas lalong naging dahilan upang mahalin siya ng buong bansa na pumukaw sa galit ni Vijayadeva. Hindi pinatawad ng lalaki ang kanyang asawa sa pagpili kay Bahubali bilang hari sa halip na si Balaladeva na kanilang lehitimong anak. Ang kanyang puot ay labis at inimungkahi nito na patayin ni Balaladeva ang reyna. Gayunpaman, dahil siya ay napapaligiran ng mga tapat na tagapaglingkod ng korona, hindi nakinig ang lalaki sa payo ng kanyang ama at hiniling na tumigil ito sa pagiinom. At bilang pinakamatanda sa magkakapatid, si Vijayadeva ang dapat na umupo sa trono at ito ang magbibigay sa kanyang anak ng karapatan na mamuno. Gayunpaman, dahil sa kanyang kapansanan ang trono ay ibinigay sa kanyang yumaong kapatid na siyang ama ni Bahubali. At sa pakikinig sa reklamo ng matanda, sinabi ni Katapa na ang dahilan kung bakit hindi siya kunurunahan ay hindi dahil may kapansanan siya, ngunit dahil sa kanyang limitadong utak. At sa araw bago ang koronasyon ng kanyang ampo na anak, naghahanap si Sivagami ng magiging asawa nito. At dahil alam na ang babaeng ito ay magiging reyna rin ng Mahishmati, ang babae ay kailangan maging matalino sa kanyang pagpili. At habang sinusuri ang mga opsyon, inutos ng reyna kay Bahubali na maglakbay sa ibang mga lupain sa bansa upang malaman ang tungkol sa ibang kultura. At sa paglalakbay na ito, dapat siyang samahan ni Katapa, at sa araw na yun pareho silang umalis sa kastilyo at sinimulan ang paglalakbay. At isang araw, huminto sila sa ilog upang painumin ang kanilang kabayo at nakita ang ilang katawan na lumulutang. Mabilis na napagtanto ni Katapa na ang eksenang ito ay dulot ng mga bandido, at bukod sa pagnanakaw, pinatay din nila ang mga residente. Samantala, nang dumating sila sa isa pang nayon na saksihan ng dalawa ang pagdating ng mga bandido, at ang mga lalaki sa nayon ay mabilis na naghanda upang sumalakay. Gayunpaman, nang tumakbo sila patungo sa prinsesa upang kunin ito, gumamit ang babae ng belo upang pigilan sila at umatake sa kanila gamit ang espada. At nang makita ang magandang babae na humaling si Bahubali at hindi maalis ang mata nito sa dalaga. Dahil sa katapangan at mahusay na kasanayan sa laban, tinalo ni Devisena ang mga kalaban at nakuha ang puso ng dakilang mandirigma. Nang pumasok sila sa kagubatan upang mag-imbestiga, nakatagpo ng dalawa ang ilan pa sa mga bandido at nagtulungan ang dalawa upang tapusin sila. At habang nakikipaglaban, na alala ni Bahubali ang kagandahan ni Devisena at hindi napansin si Katapa na humihiling ng tulong. Ang komandante ay nahuli at hinihiling sa hari na ihagis ang sandata sa kanya, ngunit ang utak ng binata ay nasa kawalan at hindi niya ito marinig. Gayunpaman, sa mga oras na tatapusin na ito, pinabagsak ni Bahubali ang isang puno na bumagsak sa mga bandido at nailigtas ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tinapos nito ang isa na balak umatake ng palihim at hiniling ang tulong ng matanda upang makuha ang puso ni Devisena. At pagkatapos ng labanan, nilapitan ni Katapa ang prinsesa at sinabing si Bahubali ay kanyang pamangkin.
At ayon sa kanya ang lalaki ay tinanggihan ng kanyang pamilya at kailangan ng matutuluyan. Kaya inimbitahan siya ng babae na magtrabaho sa kastilyo at sinabing tuturuan niya ito na maging gwardya dahil mukhang malakas ang kanyang katawan. At nang dumating sila sa palasyo, bumalik si Devesina sa kanyang pagsasanay upang mapahusay ang kanyang kakayahan bilang isang mandirigma. At sa kabila ng pinakamahusay na archer sa buong kaharian, hindi pa nagagawa ng dalaga na tumira ng dalawang palaso nang sabay, ngunit sinabi ng kanyang kapatid na hari na magagawa din niya ito. Samantala, ilang metro ang layo, sinubukan ni Kumara na turuan si Bahubali kung paano humawak ng espada. Gayunpaman, hindi nagpakita ang lalaki ng kakayahan upang maging isang mandirigma, kaya hinawakan ni Kumara ang kanyang kamay upang tulungan siya, at habang nag-ambala ito sa kagandahan ng prinsesa, hindi nito sinasadyang maputol ang kahoy. Gayunpaman, upang hindi magtaas ng hinala tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, ibinigay ni Katapa ang kredito kay Varma. At sa sumunod na umaga, binisita ng prinsesa ang mga bukid ng isang kalapit na nayon upang puksain ang mga baboy ramo na sumisira sa pananim. Upang tulungan si Bahubali sa kanyang kasanayan, inutusan nito si Varma na isama ang lalaki. Si Varma at ang prinsesa ay naglaban kung sino ang pinakamaraming mapapatay na baboy. Gayunpaman, sa gulat ni Devesina, wala sa kanyang mga palaso ang tumama sa target habang tinamaan ito ni Varma. At salamat kay Bahubali, nagawa ni Varma na ilihis ang palaso ng prinsesa at nagawang patayin ang hayop ng walang hirap. At pumukaw ito sa tiwala ng dalaga dahil siya ang tinuturing na pinakamahusay na archer sa buong kaharian. Gayunpaman, ang mga resulta ng pangangaso ay hindi mapagkakaila. At nagsimulang maghinala si Devesina na si Bahubali ang may pananagutan sa tagumpay ni Varma, at sa pagmamasid sa kanyang kamay sinabi nito na mayroon siyang kalyo ng isang mandirigma na alam kung papaano humawak ng espada. At upang subukan siya, pinilit siya ng prinsesa na labanan ang isang mabangis na toro, ngunit binitawan ni Bahubali ang kanyang sibat at hinayaan na matamaan siya ng hayop, at mabilis siyang tinulungan ni Devesina. At nang dumating sila sa palasyo, nanatili ang dalaga sa kanyang tabi hanggang sa matanggap nito ang lahat ng tulong medikal na kailangan niya. Ilang araw ang lumipas at nakatanggap si Balaladeva ng balita na ang kanyang kapatid ay nasa kaharian ng Kuntala kasama si Katapa. At nang malaman nito na umiibig si Bahubali sa isang prinsesa at nakita ang litrato nito, na isip nito ang isang plano na kunin siya. Hindi alam ni Shivagami na umiibig si Bahubali sa prinsesa, kaya sinabi ni Balaladeva sa kanyang ina na hindi nito mapigilan ang pag-iisip sa magandang babae. At dahil pakiramdam na nagkasala na hindi nito binigay ang trono sa sarili niyang anak, ipinangako ng reyna na ipapakasal siya nito sa prinsesa ng Kuntala. Pagkatapos ay inutusan nito ang punong ministro na magpadala ng malaking halaga ng alahas bilang regalo sa babae at ihatid ang proposal ng kasal kay Devesina. At habang binabasa ng mensahero ang mga salita ni Shivagami sa prinsesa, nakikinig si Katapa sa buong pag-uusap at naging proud sa kanyang reyna dahil naniniwala itong pinili niya si Devesina bilang asawa ni Bahubali. Gayunpaman, at sa gulat ng lahat, tumanggi ang dalaga sa kasal dahil sa tingin nito na mayabang si Shivagami dahil nagpadala ito ng malaking halaga ng alahas upang bilhin siya na maging manugang nito. Kaya ibinalik ni Devesina ang kahilingan ng buo, at nagalit ang reyna nang matanggap nito ang sagot ng prinsesa. At dahil nabulag sa galit, inutusan ng babae ang punong ministro na magdeklara ng digmaan sa kaharian ng Kuntala. Habang pinutol siya ng kanyang asawa at sinabi na si Bahubali ay nasa palasyo ni Devesina sa mga oras na yon. Kaya inimungkahi nito na utusan ni Shivagami ang kanilang anak na kunin ang prinsesa at dalhin ito sa Mahishmati bilang isang bilanggo. At sa gabi, pumunta si Katapa sa kanyang hari at sinabi na pinili ng kanyang ina si Devesina bilang kanyang asawa, ngunit tumanggi ang babae sa kasal. At nang marinig ito, masaya si Bahubali na gusto nitong mahulog ang loob ng babae sa kanya at hindi dahil sa korona nito. Nang biglang nakarinig ang mandirigma ng kainahinalang ingay at napagtanto na ang hukbo ng kalaban ay papalapit sa kastilyo, at mabilis itong naglakad patungo sa silid ni Devesina upang protektahan siya. Gayunpaman, sa paniniwalang may ibang intensyon si Bahubali, inatake siya ni Varma. At sa mga sandaling yun, nagalit ang mandirigma at inihagis nito ang isang karwahe sa kanyang direksyon. Gayunpaman, hindi nagtagal na tuklasan ni Varma na ang atake ay para sa mga kalaban na nasa likuran na niya. At nang malaman nito ang pagsalakay, nagmadali ang lalaki patunugin ang alarma habang si Bahubali at Katapa ay pinipigilan ang hukbo ng kalaban. At sa panahon ng labanan, nakita ng hari ng Kuntala ang mandirigma at nalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan.
Sharma ay nagtago sa silid kasama ang mga babae sa palasyo at nagpunta si Bahubali doon upang hikayatin siya. Ibinigay ng lalaki sa kanya ang isang punyal at sinabing ito ang pagkakataon ni Varma na maging isang tunay na mandirigma. At dahil naantig sa kanyang mga salita, kinuha ng lalaki ang punyal at ginamit nito ang maliit na sandata upang tapusin ang ilan sa kalaban at nagawang mailigtas ang mga babae. Samantala, sinubukan ni Devisina na tapusin ang mga kalaban na pumasok sa palasyo upang kunin siya, ngunit hindi nito mapakawala ng mabilis ang kanyang palaso upang pigilan sila na makalapit. At nang malapit nang matalo ang babae sa laban, lumitaw si Bahubali at sa isang tira nagawa nitong magpakawala ng tatlong palaso sa mga kalaban. At matapos na tapusin ang malaking bahagi ng hukbo, tinuruan nito ang prinsesa kung paano tumira ng maraming palaso ng sabay-sabay at magkasama. Madali nilang natalo ang mga kalaban. Pagkatapos ay sumama ang dalawa sa mga mandirigma ng Kuntala at nang sumalakay ang mga kalaban, sila ay inatake ng isang kawang ng mga toro na may apoy sa sungay. Nang maghiwalay ang mga hayop ng landas, ang dalawang hukbo ay nagharap at muli pinatunayan ni Bahubali na magiting siyang mandirigma. Bagamat hindi nakikipaglaban para sa kanyang kaharian, nagawa nitong talunin ang napakaraming sundalo at ginamit ang mga toro bilang sasakyan upang marating ang dam. At sa mga puntong ito, pinamunuan ni Bahubali ang maliit na grupo na naglagay ng mga kawit sa kahoy upang sirain ang kawang. At sa paraan na ito, ang buong hukbo na sumalakay ay binura ng alon at dinala palabas sa mga pader ng kaharian. At nang makita nila ang determinasyon at lakas ng lalaki, ang lahat ng taga-Nayon ay humanga sa kanya at sinamantala ni Kat-apa ang pagkakataon na ihayag sa hari ang tunay na dahilan kung bakit pumunta si Bahubali sa kanyang kastilyo. At nang malaman itong nakuha niya ang puso ng mandirigma, kinilig ng labis ang prinsesa. Gayunpaman, nakatanggap si Bahubali ng mensahe mula sa kanyang ina at inihayag na ang kanyang reyna ay inuutusan siyang dalhin si Devisina bilang kanyang bilanggo. At dahil sa galit, sinabi ng babae na mas gusto nitong mamatay kaysa isuko ang kanyang dignidad. Pagkatapos ay inatake nito ang lalaki ng sulo at nalaman ng lahat na ang lalaki ay ang sikat na mandirigma na si Bahubali na tinalo ang hukbo ng Kalakias. Pagkatapos ay inihayag nito na siya ay anak ni Sivagami at sinabi sa kanya na pinili ng reyna si Devisina bilang kanyang asawa kahit pa hindi nito alam na si Bahubali ay umiibig sa kanya. At sa mga sandaling yun, hiniling ng hari ang kamay ng babae upang maging asawa at ininyayahan itong samahan sa kanyang kaharian. At dahil nakakaramdam ito ng pagmamahal kay Bahubali, tinanggap ni Devisina ang kahilingan at nangako na sa mga sandaling yun proprotektahan niya ng kanyang buong buhay. At sa sumunod na umaga, naghanda ang dalawa upang umalis at sumakay sa isang bangka patungo sa Mahishmati, at pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay, narating nila ang kanilang destinasyon at sinugurado ni Kat-apa na hindi dapat mag-alala si Devisina dahil isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. At sa pagpasok sa palasyo, humingi ng tawad ang prinsesa sa pag-insulto sa reyna at tinanggap siya ni Sivagami bilang kanyang manugang. Gayunpaman, nang malaman nitong pinili siya ng reyna bilang kasintahan ni Balaladeva, inihayag ni Devisina na siya ay umiibig kay Bahubali at sinabi na ang prinsesa dapat ang pumipili kung sino ang mapapangasawa niya. At nang marinig ito, naramdaman ng reyna na hinamon ang kanyang autoridad at inutusan ang mga gwardya na kunin ang babae bilang bilanggo. Gayunpaman, bago pa lumapit ang mga gwardya, nagsalita si Bahubali at sinabi na ang maninakit sa babae ay makakatikim ng galit niya. At dahil dito, inihayag ng reyna na kailangan mamili nito sa pagmana ng trono at sa pagpapakasal kay Devisina. At sa walang pag-aalinlangan, pinili ni Bahubali si Devisina at naging komandante ng hukbo habang si Balaladeva ay napili bilang susunod na hari. At nang dumating ang araw ng koronasyon, ginabayan ni Bahubali ang karwahe ng kanyang kapatid sa trono at natupad ni Balaladeva ang kanyang pinakamimithi. Gayunpaman, nang hinirang na komandante si Bahubali ang lahat ng tao ng Mahismati, ay pinalakpakan siya at pinagdiwang siya. Napumukaw ng labis na selos at inggit kay Balaladeva dahil alam nitong hindi siya mamahalin ng mga tao sa kanyang kaharian. At ilang sandali ang lumipas, si Bahubali at Devisina ay ikinasal at sa loob ng unang linggo ng pagsasama, nagdalang tao ang prinsesa. Pagkatapos ay naghanda sila ng salo-salo upang ipagdiwang ang sinapupunan ng babae, at dumating ang reyna upang ibigay ang kanyang basbas sa bata. Gayunpaman, kahit ilang buwan na ang lumipas, nagkikimkim pa rin ito ng hinaing sa kanyang anak at hindi pinansin si Bahubali. At matapos na matanggap ang basbas ng reyna, nakatanggap si Devisina ng regalo mula kay Varma na nagpunta sa Mahishmati upang bisitahin ang mag-asawa.
Pagkatapos ay lumitaw ang haring si Balaladeva at sinabing bilang regalo sa prinsesa pagpapahingahin nito si Bahubali bilang komandante sa kanyang hukbo upang makasama nito ng matagal ang kanyang asawa. At sa kabila ng pagkadismaya sa balita, mabilis na sinunod ni Bahubali ang utos ng kanyang hari na nagpainis kay Devisena. Pagkatapos ay sinabi ng babae na dapat asawa niya ang nasa trono ng Mahismati at ang kanyang kabastusan ay mas lalong nagpataas sa galit ni Sivagami. At pagkaraan ng ilang araw si Setupati ay ginawang bagong komandante ng hukbo at ginamit ang kanyang posisyon upang pagsamantalahan ang mga babae sa kastilyo. Gayunpaman sa mga oras na hahawakan nito ang prinsesa, kinuha ng prinsesa ang punyal sa bewang nito at pinutol ang kanyang kamay. Mabilis na dinala si Devisena sa korte upang litisan at ginamit ang kanyang tapang upang ipagtanggol ang kanyang sarili. At lumipas ang ilang minuto, lumitaw si Bahubali tungkol sa nangyari at mabilis na pinutol ang paglilitis upang ipagtanggol ang kanyang asawa. At nang makita ang babae na nakagapos na galit ito at tinanong si Devisena kung ano ang nangyari. At matapos na marinig ito, pinutol ng mandirigma ang ulo ng komandante. Pagkatapos ay pinakawalan nito ang babae at dahil hindi pa nagsisimula ang paglilitis ang kanilang aksyon ay binigyan kahulugan bilang pagtataksil sa korona at ang mag-asawa ay pinalayas sa kastilyo. At sa kabila na hindi na miyembro ng maharlikang pamilya ang dating komandante ay nagsabing maglilingkod dito at iaalay ang kanyang buhay para sa Mahismati. At nang umalis ito sa palasyo ang mandirigma ay lubos na tinanggap ng kanyang mga tao na nakaramdam ng karangalan na manirahan kasama siya. At sa mga sumunod na buwan nagsagawa si Bahubali ng mababang gawain tulad ng iba pang tao at si Devisena ay nasiyahan sa simpleng pamumuhay na mayroon sila. At dahil sa kanyang katalinuhan at malikhain na gawa ng mandirigma na gumawa ng kasangkapan upang mapabilis ang trabaho ng kanyang mga kasama at mas lalong mas naging produktibo. At muli na balot ng inggit pinagmamasdan ni Balaladeva ang kanyang kapatid na nakikipag-ugnayan sa mga tao at napagtanto na habang nabubuhay ito si Bahubali ay mananatiling hari. At upang lutusin ang problema nagpadala ito ng lalaki upang patayin siya at sinubukan ni Varma ito ngunit naharangan ito ng mga tao. At makalipas ang ilang oras pumunta ang lalaki sa hari at inihayag na si Bahubali ay nagawang makatakas sa pag-atake nang hindi nasasaktan. At nang matuklasan na si Balaladeva ang nag-utos upang patayin ang kanyang sariling kapatid, sinabi ni Vijayadeva na masyado na itong masama at sinubukan na pigilan siya sa planong ito. Gayunpaman nauwi ito sa pag-atake ng kanyang sariling anak at sinabing tatapusin din niya ito kung makikialam ito. At nang umalis ang hari si Varma na nagtatago at nakikinig ay pumunta upang tulungan ang lalaki at kinumbinsi siya ni Vijayadeva na ang pagpatay kay Balaladeva ang tanging paraan upang mailigtas si Bahubali at ang kanyang asawa. Kaya sinabi ng matanda na tutulong ito sa plano at dinala siya sa isang lihim na lagusan upang makarating sa silid ng hari kasama ang mga tauhan nito. Gayunpaman pagdating sa lugar na pagtanto ng lalaki na siya ay nahulog sa isang ambush at matapos na mamatay ang lahat ng kanyang kasama inatake nito ang sundalo at sinubukan na umatake sa hari ngunit sinaksak ito ni Vijayadeva. At natuklasan nito na ito ay isa lamang panlilin lang upang palabasin na gustong patayin ni Bahubali ang kanyang kapatid upang tuluyang makuha ang trono. At matapos na patayin si Varma, hiniling ni Balaladeva ang presensya ng reyna at sa testimonya ng kanyang ama inakusahan si Bahubali sa pagpapadala nito ng kanyang mga tauhan upang tapusin sila. At nang marinig ito na bigla si Sivagami at hindi makapaniwala na ang kanyang pinakadakilang anak ay may kakayahan na magtaksil. At sa kabila nito wala itong plano na hindi ito parusahan at sinabing ang pagkamatay ni Bahubali ay dapat lumitaw na isang aksidente upang hindi ito magdulot ng pag-aalsa sa mga tao. At doon sinabihan si Kat Apa na kailangan itong gawin ang maduming trabaho at dahil nanumpa ito na maglilingkod sa korona wala itong pagpipilian kundi sumunod sa utos ng reyna kahit pamasakit ito sa loob niya. At lumipas ang ilang oras sinabihan si Bahubali na si Kat Apa ay pinarusahan dahil sa pagtataksil nito sa korona at nagmadali ito upang iligtas siya. Habang ang kanyang asawa ay nagsisilang sa kanilang sanggol. Nang lumitaw si Bahubali at nakita ang kanyang kaibigan na tinali sa isang apoy, mabilis niya itong pinakawalan. At sa mga sandaling yun ang mandirigma ay tinamaan ng ilang palaso at sinubukan ni Kat Apa na patakasin ito dahil isang grupo ng mga kalaban ang paparating. Gayunpaman tumanggi si Bahubali na iwan siya at matapos natanggalin ang kanyang tanikala nagsimula itong makipaglaban. Tinapos nito ang ilan sa kalaban ng mag-isa at sa lalong madaling panahon sinamahan siya ni Kat Apa sa pakikipaglaban.
At gamit ang espada na ginamit nito sa mga kalaban, sinaksak nito si Bahubali sa likod at bago mamatay ang mandirigma ay umupo na isang tunay na bayani. Pagkatapos ay dumating sa Balaladeva sa lugar at habang inaatake at walang buhay na katawan ng kanyang kapatid, pinagdiwang nito ang kanyang tagumpay. At sa mga sandaling yun, sinabi sa kanya ng hari na ang lahat ay plano niya at napagtanto ni Kat Apa ang pinakamaling desisyon na ginawa niya. At nang bumalik ito sa palasyo, sinabi nito kay Shivagami na ginawa nito ang kanyang utos at inihayag na ang reyna ay nasulsulan. Nang biglang pumasok si Devasena sa palasyo, dala ang kanyang bagong sanggol at sinabi ni Kat Apa kung ano ang nangyari. At sa lalong madaling panahon dumating ang mag-ama, kaya inutos ni Bijiladeva sa kanyang asawa na dapat patayin din ang mag-ina. At dahil nalaman nito ang katotohanan, lumapit si Shivagami sa kanyang manugang at humiling ng kapatawaran sa lahat ng pinsalang nagawa nito at nagdadalamhati ang babae sa katotohanan na hinatulan niya ang kanyang anak ng hindi makatarungan. At idineklara sa lahat ng tao ng Mahismati na ang anak ni Amarandra Bahubali ay ang bagong hari na pinangalanan niyang Mahendra Bahubali. Pagkatapos ay hinatulan nito si Balaladeva ng kamatayan, gayunpaman bago pa matupad ang utos na ito, inutusan ni Bijiladeva ang gwardya na patayin ang reyna at sanggol. Gayunpaman tinulungan ni Kat Apa na makatakas ang babae, ngunit nanatili si Devasena dahil sa kondisyon nito matapos na manganak. At bilang huling hiling, hiniling nito kay Shivagami na iligtas ang buhay ni Mahendra at sinabing maghihintay ito hanggang bumalik ang kanyang anak upang iligtas siya. At habang patakas ang babae sa ilog, tumira ng palaso ang kanyang anak sa likod nito at nahulog si Shivagami sa tubig kasama ang bata. At matapos na gumawa ng maraming kalupitan, hindi pa rin nakontento si Balaladeva at dahil sa galit na nararamdaman nito kay Devasena, inutusan nito ang kanyang sundalo na wasakin ang kaharian ng Kuntala. At sa pag-aakala ng lahat na patay na si Mahendra Bahubali, nagawa ng kanyang lola na iligtas siya bago ito malunod. At lumipas ang 25 taon at ngayon na nailigtas niya ang kanyang ina, ang tunay na hari ay naghahanda upang kunin ang kanyang karapatan sa trono. At matapos na magtipon ng ilang kasama si Bahubali at ang kanyang hukbo, ay nagmarcha patungo sa Mahismati at mabilis naghanda si Balaladeva para sa isang laban. At habang nakatingi sa telescope, nakita nito si Devasena na papalapit dala ang ulo ni Badrudo na kanyang nakakabatang kapatid at sa tabi nito ay si Bahubali. At sa mga puntong ito na pagtanto ng hari, nahaharapin nito ang malaking banta at tila natulala. At habang hawak ang ulo ni Badrudo, nangako ang lalaki na ipaghihiganti nito ang pagkamatay ng kanyang kapatid at inutusan ang kanyang sundalo na umatake. At sa mga puntong yun, ginamit ni Bahubali ang isang bitag upang patumbahin ang ilan sa kalaban at pinamunuan ni Kat Apa ang mga mandirigma sa labanan. At sa panahon ng digmaan, lumitaw si Balaladeva sa kanyang karwahe at matapos na tapusin ang kapatid ni Devasena, nahuli niya ulit ito, pagkatapos ay dinala nito ang babae pabalik sa palasyo. At nang napagtanto nito na ang kanyang ina, ay muling kinuha sinundan nito ni Bahubali, ngunit bago pa nito marating ang kastilyo, ang tulay ay isinara. At sa mga oras na yun...